grams to. So kunin natin 150 grams each. Kung wala kang timbangan sa bahay, wala kang timbangan, sabi mo, ay, hindi ko mo magagawa kasi wala timbangan. No, kaya yan ha. Pwedeng tansyahin. Okay? Sumobra o kumulang, gaya nito. Sumobra o kumulang, para mas marami ito konti. Pwede nito konti, yan lang. Pero sumobra o kumulang yan, okay lang. Okay? At ang kalate niyan, nakalagay din sa procedure, ilagay sa balde. Wala pa dapat tubig. Yan. Yan, marami sa mga first timer din, hindi pa sinabi lagay tubig, nauna na yung tubig. Yan ang madalas na ano eh. Maganda na yan ano eh, bago ka magtimpla. Basa-basa muna pag may time, huwag yung timpla kaga. Kasi pag sabi na, hindi yan maganda, check mo muna yung raw materials na. Saan eh, baka muna yan, baka may kulang muna isang raw materials, diba? At least hindi ko siya maganda, kaya ko siya nakawag muna dito. Tapos, maganda, pag nababasa mo na siya, kasi mo, ilagay mo na kagad yung prepared raw materials, in order na kagad. Diba? Kasi nababasa mo na, ito pa rin muna. O yan, ilagay mo na kagad yun. Ang aliwa, ito lang. Bago ka mag-start na, at least meron kang idea ka na. Kahit na nakapanood kami, minsan, pag ano yan, minsan nakalimutan mo. Okay, so pag nalagay niya itong kalate, sa balde, wala pa tubig, makalagi naman ito, ilalagay doon sa tubig na 140 ml. Alala niyo yun, 140 ml na butal, nalagay sa bote. Doon ilalagay pa natin yun. Okay? And then, takpan niyo, then shake. Pag shinake niyo yan, natural yan na matutunaw yung iba, pero merong hindi matutunaw. Natural yun. Kasi pag hindi ko sinabi ito, alam kong gagawin mo, i-shake niya ang napatunaw. Baka buti ka na 24 hours yan. No, hindi talaga yun natutunaw. Lahat. Okay? So, okay lang yun, natural lang. So, pag na, basta ma-shake mo lang siya, matunaw lang yun. Okay? And then, pag na-shake mo na siya, set aside mo muna. Dahil pinakahuli pang ilalagay yan. Unang mong ginawa yan, pero huli ilalagay at ang trabaho niyan ay siya yung magpa-finalize ng lapo. Ng dishwashing liquid. Para hindi tayo nahihirapan masyado na maghalo na simula pa lang, malapot na, di ba? Para huli na lang, tapos na. Kailangan pa ako mag-set. Yung mga technique na. At ang trabaho rito ng industrial salt, usapan natin yung functionalities ng bawat raw materials na lalagay natin. Ang trabaho rito ay nagpapaalsa ng MC gel. Yung gel, yun yung activity gel. Yung makamailan mo lahat ito. At isang trabaho nito ay nagpapalapot sa produkto natin. Pero mga maisipan nyo, ah, yan pala papalapot, bili ako, dagdagan ko pa. So, no, instead na lumapot yun, alag na yun. Ano yung sabihan? Sa akin, sa paglabis sa sobra, ay may effect na yung ganda yan. Kaya meron tayo yung tawag na chemist, no? Na siya magpo-formulate para balansihin. Mayroon din yung trabaho yun. Matagal yan, pinag-aaralan na para mabalansi yan lahat. Tapos ikaw dahil ko, basta ka nang dadadiyan ka. No? Maano yan, maka-unbalance sa tao dyan. Isa nga may matin dito, sabi niya, sir, may tanong lang ako, itong beses na kasi ako na ganun niya, sir, nag-try ng timpla. So, bumibili-bili lang ako ng mga raw materials pa, iba-ibang ano, sa timbang. At hindi ko na-perfect. Wala akong, kahit isang beses, hindi ko na nagawang ma-perfect. At ang nangyayari daw ay nag-iwalay. At tanong niya kasi sa akin, ano ang tawag ni sir nung nag-iwalay yung chemical and tsaka yung water. So ang tawag, sabi ko sa kanya, ang tawag dyan is unbalanced formulation. Kasi wala kang ano eh, ang ano mo, ang formulation mo, hindi siya pinormulate ng chemist. Ikaw lang yung may tansya-tansya. So hindi mo talaga yung makukuha. Parang baking, di ba? Sa baking eh. Kailangan sakto, di ba? Ganun din natin. Kaya maswerte na tayo na hindi na tayo mag-hire ng chemist para makapag-formulate. Nandiyan na kaga, di ba? Nagawin na lang natin. Yan po yung mga gagawin. So nandiyan-demo ko siya, pero nagamit ako ng small version ng raw materials. No? Maliit man ito, malaki man ang gagawin yun, same lang yung procedure. Pagkakaiba lang yung dami. Huwag nyo lang, huwag nyo lang gayain kung paano ko ilagay na po kung ano din. Kasi maliit na version ito. May pagkakaiba yung gagawa ng malaking version, ito tulad nyo dito sa maliit na version. Ha? Yun yung susunod sa natin, procedure ko. Okay? So, pag isang baldi kasi tinimpla ko dito, hindi nyo rin makikita kasi ang gagawin nyo, malayo,
Pumunta lahat yun, dudugaw lahat sa balbi. Di ba? Pero kahit hindi ito, kahit malita ito, kahit malayo, nakikita nila. For demonstration ng mga papalas. Okay, so ito yung industrial salt ko. Industrial salt. Ito yung ko rin sa dalawa. Pero kung may timbangan kayo na by drums, hindi nyo na. Alam ko, ang ito dun, hindi nyo ano naman mga dishwasher din ready di ba so kasi kung abis shopping kahit na indoor to pwede okay. Mga detergent powder lang saka iba pa ang mga matatapang yung mga bleach hindi na mga pang outdoor activity naman siya so late nabigay sa bagay ang kalate yung amin sa tubig ang wala lang akong empty bottle dito ko lang sa cup yung pero iwasan nyo yung sa mga couple sa bahay din na tabo, no? Kasi yan eh, madalas na tawag sa akin, eh sir, masagi ng anak ko, kasama ko sa bahay na bata, masagi na, natapo. So hindi naman ko papatuloy yung pagawa niya. Bibili ka muna dito, para pamalik. So, para may iwasan yun. Maganda yung ano, may takit lagi, para kung masagi man yan, hindi yung natatapo na, so, may takit. Okay, next, talagyan natin yung water. So, itatama ko rin yung dami ng water ko. Kasi kanina pinakita lang natin yung 1 liter. Less than 1 liter din yung tubig ko. Sa inyo, less than 14 liters din. Ito na yung 12 liters yung 140 ml. Yung 140 ml nga, ito na dun sa industrial salt. Then, let's set aside muna dahil pinakauling nila dito. Nakabi ko muna. So step number 2, sinunod ito yung ilagay yung MC gel. Ang MC gel, ito yung pinaka-active ingredient or cleansing materials. Pero sa pag-tear pag ginagamit nila ay tinawag na surfactant or yung sabihin ay surface activation. May pampagula na ito, may grease stripper na ito. So isang lagayan na ito. Pero maganda ito, bukitin ang buo ito. Ganda na technique ito, bukitin nyo ng isang side lang ito. Ma Maria po, Espina. So, isang lagayan lang yan ha, yung MC gel, lagay lahat. Sukat na yan. Pero dapat ayusin yung plastic, simutin ito. Okay? Kung may pagpigal niya, tapon mo na, no? Mulang na yung cleansing materials mo. Na simutin. Yung ito yung paraan ng pag-simutin. Sir, hindi advice naman yung gamit ng gloves. Hindi naman. Hindi naman nakakasakit ng paraan. Kung maawa ka mo ito, magugas ka ng tuloy. Kasi madulas ka ba yan? Sabi niya, concentrated ko sa mga. Sa butas, yung masisinap.
Sabi ko, plato mo ugasa din. Ang tirang ganyan. May sanda ang plato mo. Ang konti pa yan. Pwede na yan. Yes. Sinti natin ito. Sinip kasi mo, na hindi na dumiyan yung kamay natin, diba? Okay, so pag nasinip na, sinuhan na gagawin, okay, sa procedure, haluin mo na daw ito hanggang maging free. So, ang first time sa bahay mo, hindi mo na, ito na natin ito. At ang hindi sa iyo mo eh, hanggang kailan ko haluin ito. Nandiyan, sagot na hanggang maging free. Okay? In one direction lagi, ha? Hindi mo tumasela, ganyan yan. Sumusila mo na, ganyan. Naliliwanan yan ang kumita. Kung matagal ka mawawala, ala, takta, hindi mo na. Para hindi madumi ako, okay? Kasi yan, higit, creamy, sura. Ala, higit, creamy. Kaya parang clear siya yung ano, yung zero na daw. So, pag ganyan na, sunod natin lalagay, lalagay doon, ilagay yung mga powder na raw materials. Pero kasi powder raw materials ito, yung natin hawag na B100 powder, ang trabaho naman ito yung tinawag na water softener. Kasi sa pag-ugas ng plato, ang gamit natin tubig ay hard water. So, pagka wala nito kasi, matagal yung activation ng mga cleansing materials. So, kaya nilalagay ito para mas mabilis. Mag-activate ang blessing ng materials, nagagaling madumi, matikas, sa mga plato. So, pag powder lang, ang raw materials yung lalagay mo, pwede mo suot ang protection sa ilong. Makatulog yan, nabasayin pa yung bandang ilong. Kasi pag powder, very fine powder, pwede lumusot pa yan sa ano. Pero kung merong, yes, pero kung may basa, patapatak lang yan. Okay? At iwasan ang electric fan habang gumagawa ka. Ngayon, malinit ang pano. Na di ba, may test electric pump? Kaya isang lit. Hindi ka naman. Pinalagay na yun doon, okay na pano rin ang electric pump. Pero, kung wala ka suot na protection, ang isang pwedeng gawin pang-iingat, no? Dapat pag-powder lang ilalagay mo. Yung kasi pag-powder, ginagawa yung kasi kung ilalagay yung pocket. Ginagawa parang benching eh. No, pag wala kang protection, daling hindi pala talaga. So, para safe, kung wala kang protection, ibaba mo lang yun. Nandang siya. So, hindi mo yung pang dila. Pwede kayo sana mag-suit ng perino. Kasi yung buhok natin, pwede mo yung dito. Kasi isang baligin na gagawin natin. Ano yung pakita yan? Kaya ano na, hindi lang may babalik sa mga customer. Binabalik po namin kasi may buhok po. Dapat kayo rin, kayo na rin quality ko tiyo bago yung disclosure. Ano yung tinayang mo rin? Kung meron kami madumi, pasariling gamit mo na rin. Di ba? Next, ito yung isang powder. Ito yung tinawag ng SDS55 powder. Ang trabaho nito yung sa cleansing materials din, katulad ng gel na rin na. Kaso powder form na siya. May na gel. May anti-grease na rin ito, may pampabula na rin ito. Okay? Na ito. Dito kasi sa formulation na ito, dinobli natin yung cleansing materials. Ang lagi sa standard formulation, isa lang yung cleansing materials na yung gel lang. Ito, dinobi natin. At sa superior, dinamihan pa pati papabula, patagal siya, dinamihan ano pa talaga, baka lalong masatisfied yun yung magamit. No? Sorry ba, contento na dito. Depende na kung saan kayo makontento na formulation. So, sabi mo kapag powder, bupitin ang buka natin niya, na, pang gel, bupitin lang sa isang side. Okay? Kasi yung mga product ng mga gel din ang mga powder.
okay, hanggang maging free, hanggang, hanggang mag-bind yung powder sa gel. Okay? Hindi, one direction. Okay, pag yung powder sa gel, sunod na gagawin, ilalagay na yung water. Pero nakalagay doon, ilalagay nga ng kunti yung tubig. Kaya nakalagay yung sa litro-litrong bote, dahil ang paglalagay ng tubig, ay sa isang litro, tatlong beses nilalagay. One third of one liter ang nalagay yung tubig. Ay, this one liter. Ito nakalagay sa container yung tubig mo, paano mo lamang kung one third of one liter yung nilalagay mo, di ba? Dapat yun. Kasi madaling mo siya mabila kung ilan yung tubig mo. 30 liters. Diba? Yung 140. Yung 140 yun, nakaset aside nyo yun. Yung 12 liters na ilalagay natin sa balik. Okay? Ang tiyo, te. Nakumala ito yung 12 liters. Kasi maliit na version to. Okay? At kung bibilangin natin, ito lang medyo matrabaho eh. Kung natapos kasi ito, madali na ilagay mga liquid. Ito lang medyo matrabaho. Mga 36 times natin ilalagay. Kasi iba lang, may misunderstandings. Tudyo pa na tatlong lagay yun. Alam na, 12 liters, tatlong lagay ba? Ay, gano'n, nakatangin tayo na ibang tawag. So, para malinaw, yung 12 liters, 36 times natin lalagay. Sa isang litro, tatlong lagay. Times 12, diba? So, 36, okay? At ang reason, bakit yung hindi? Kasi baka may kasama kayo sa bahay, no? Okay, sa sistema, sabi, bakit hindi mo na bigla lahat, eh? Sumatotal, ganun din lalagay mong tubig. Kasi mga hindi na unti-unti mo pa, di ba? Tapos kaya mo sa natin siya, kaya nag-training. So, kaya natin yung ginagawa pa unti-unti lang yung tubig. Dahil pag binigla mo ito, magbubububo ito, matagal matunog. At kapag gila pa unti-unti lang yung tubig, para siyang ginawa ng dimakina, hindi ko gumagamit ang makina na very clean na yung tissue. Okay? Kaya yun ang gusto natin, kahit wala tayong makina, ang labas ng ginagawa pa, ginawa ng makina. At yun ang reason, bakit hindi unti-unti, okay? Kung nalagay, umari lang ha, 1/3 of 1 liter. Makagayain mo sa aking version sa inyo, yung lagay na isang liter. Haluin hanggang sa i-absorb ng gel, yung tubig. I-absorb ka rin, hindi ko makatagal yung turban niya. Wala na kagad yung tubig. Gel na kagad rin siya. At mapapasin yung gel na konti yan, aalsa yan, madadami, dahil sa industrial setting. Okay? Ngayon natin. Ulit-ulit lang. Kung medyo mainitin kayo, maganda siguro may music kayo. Wala ka ba nanonood ng paborito mong mga teleserye? Eh ako, pag gumagawa ko ng puno ko, sa gabi ako gumagawa eh. Ina, wala na stall po. Tapos nanonood ako ng mga palalasin. Kasi habang nanonood nila, nakakagawa ako ng iba't ibang produkto, di ba? Wait, so ano yan? Pero may hangganan ng pag-alisa nito. Okay? Pag na-reach niya yung hangganan ng pag-alisa, lalabas yung mga. So huwag kayong matakot na siyempre, ganun talaga sa first timer. Bagong gawa ka lang. Minsan na nagbago yung texture, akala mo, natamali ka na. Diba mo gano'n? So natural lang yan. Lalablaw siya. Kaya pag lumalapot pa, ibig sabihin, umaalsa pa siya. Umaalsa pa yan. Hindi ako makalapit eh. Kaya yung technique niya, kung regalo kayo, yung gilid ng paddle niyo, kahit hindi yung nakikita na sa ito, color niyo yung walang balde. Eh, gano'n ng ganyan niyo, sabi-sabi niyo sa gilid-gilid. Yung mga nakadikit na kasi matatanggap niyo. Ang dami ng beses kasi na inahalo. Talaga pag lumabaw na siya. Nasa pa rin. Maya-maya, lalabaw na siya. Pag na-reach niya yung hanggang ng pag-alisa niyo. Thank you.
na ako dito doon. Saan? Dami sa ulo. Sabi natin, yung mga clients yung matilas, itong kabulanya, kaya may bulanya. Pero meron na tayong dinadagdag dyan na bone booster, para i-boost yung bulan. Ito yun siya. Para tayo may mini fabrica na sa bahay, hindi tayo gumagamit ng makina. Pero ang dami na rin yung dupong delivery. Diba? Hindi na nakakala nyo tayo yung marketing at yung matap. It's a necessity para ako. Basta ma-satisfy sa quality. Ano yung oras mo? Marami na, diba? Yan. Kasi ako may nagtanong po sa amin niya, tumawag sa akin nito. Sir, may tanong po ako. Ano po yun, ha? Bakit si Bubu na yung ginagawa? Ma'am, sabon po alala niya, sabon po yung ginagawa. Ano ito lang po? Ako, very ano na ako dyan eh. Ano na ako lang po po na yung ginagawa. For like first time, pero medyo mo rin. Mga tinakaman, no? Oh, madali lang po. Madali ka na rin. Wala kang mga pagkakamay dyan. Basta tama yung sukat at tubig. Sundin yung procedure, step by step. 100% perfect kahit. Kasi nagkama rin, sobrang sa tubig. Hindi siya rin ang yung mga tubig. Oo, siya rin yung robot yun. Sundin ko. Oo. Ang dapat yan, every time may na, alo-alo. Wala ko rin liquid. Kami sa tabarin ka. Nagagagay lahat ng isang araw na. Nakalagay natin doon. Sa mga gusto pa ng negosyo nito na sa malayong lugar, meron tayong transaction na kahit na sa malayong lugar pa, wala kami mga branches sa iba. Wala. Okay? Pero kayang makarating yung raw materials natin doon. Hindi mo kailangan pumunta dito para umorder ng raw materials. Hindi mo contact number kami doon. Pwede kayong mag-place ng order na through phone. Yan ba yung payment niya? True ba? Yan ba yung payment? Yan, tutulungan namin kayo paano makadala yung raw material sa lugar mo. Gusto yung design. Wow! Okay. Yung po yan sa yung contact number niya? Sir? Yan yung contact number. Yes, sir. Yung mga contact number. Saan kayo yung pinisir sa panahon? Ito lang po. Yes, ito lang ma'am. Ito mga, nasyon na ka pala dito. North and South Asian ka lang. Kaya ito padala yan sa mga bus. Mas mga bayan. So, malayo na, tawid dagat na. Tatanungin ko na, kung gusto mo sa barko. Kasi kayo yung mag-shoulder ng payment ko na. Kami tutulong na kami para makasilip. Ano yung pangalan ko? Sa mga babiyahe naman, dala-dala ang raw materials. Nag-i-issue tayo ng tinatawag na para safe din tayo yung buo biyahe, nadala nyo yung raw materials. Kasi gusto yung mga tokang ano ngayon. Diba? Naman yung powder, akala eh. Nakukuha nyo yung drogo, diba? Mayroon tayo ni-issue na tinatawag na MSDS o tinawag na Material Safety Data Sheet. Sa mga aeroplano ko, sa mga bato, yun yung mga chemist na yun sila na pag pinakita mo, pre-reserve mo, kung binasa nila yun, alam nila yung content na ano yung ako safe pa rin ang mabiyahe. Ikaw ang mabiyahe na dala-dala sa mga mali, wala kang documents na dala. Sabihin eh, ano ba ito? Diba? Pero sir, hindi kayo po na wala pa nang ilagay na yung 20 years. 20 years na. Ang parada. Hindi kasi advisor gulong na ano na hindi ka lang nabili ng finish para. Hindi kami more on finish. Kasi ayaw ko namin kayo kapupitensya yun. Ayaw ko namin finish pa lang. Meron lang din dyan, sa kulay sa buhay, mga dinemo lang, makakabili kayo. Kung gusto mo yung kayo. Ano yung ginawa niya? Ano mo binigosyo kayo? Hindi yung kayo tinuwa. Okay, nangusin natin kung natin. 12 liters of water. So, nakakadali mong gawin. Tsaka mahal yung mga gawa niya. Ba yung cost niya? Price niya? Sa ipag-uwa. Okay, so kung nilagay na lahat, sunod na lalagay, yung colorant. Okay?
Ano, be sure na lahat ng color at sinishape mo na. No? Kasi kapag hindi mo sinake yan, matapang yung ilalim, matapang yung bubble niya. So, pag sabi ko nga, pag lemon and green apple, tsaka bubblegum scent, kukontrolin nyo yung lagay ng kulay. Hindi nyo ubusin ito. Diba, pag calamansi and strawberry, kailangan dahil kasi yung kailangan, kailangan todo na. Okay? So, sabi ko nga, maganda gumamit yun ng broccoli. At alamin ko na yun yung nilay. Kasi yung gagawin mo lang talaga, alamin mo yung mga dating nakasanayan o sa supermarket ng mga dishwashing ng lemon, at ganun din ang color ng lemon. Nakita natin kasi light lang mo. Kapag natodo na, napadamin mo kasi yung kulay nito, magiging parang orange, na, hindi na lemon. Kasi hindi niya, makakansyawa ka na ulit. Ano klaseng lemon ito? Ba't hindi orange? Hinog na. Oh, doon naman, ha? So, ang medyo may ginalilaitan ka pa, at least makokontrol mo yung dadagdag mo konti. Diba? Kasi nakita mo na yung ulay. Kaya dapat mo ulti-ulti lagay ng ulay. Kasi kapag kulang, ha, madali lang bedlagan. Pag sobra, hindi na pwede yung bawili pa. Diba? Kasi yung pag sobra, dadagdag mo tubig para mag-lighter. Ang mga remedyo dyan, pag gusto mo maging lighter, nakitimpla ka ng another batch. Pag nangaliin na sila yung mga ulay ng isa. At sa mga ano, kasama niyo sa bahay, inform niyo sila na sabon yung ginagawa niyo. Kasi yung mga kids na yan, misan, hindi mo kinakausap, nandun lang sa mga sulok, pati yung pili. Kasi ikaw naman, pag nagtitimta ka, sabi mo, yes, yan mo na. Pag-alis mo, ininom na yung ako. Kasi diba? Kasi diba? Yung sabi tayo may kasalanan, diba? Inform naman sila, parang kasali din sila. Kung ganun yung parang kasali, o anak, o, gagawa tayo sabon, o gano, diba? O, para yung knowledge yan, pwede may tulong kasi yan, balang araw sa kanila, na, magkaroon sila idea din, ha? O minsan, baka magkaroon ng projects nila sa school, eh, ganito pala, di ba? Kasi minsan, nagpupunta dito mga parents, eh, ano din nila, dala sa, ano, project doon sa school. Okay, next is the scent, no? This is lemon scent. So, sukat na yan, bodo na. Pero kung gagawa kayo ng unscented, hindi nyo ilalagay yung buko, yung pabako. Diba, unscented na. Okay? Kung hinamoy mo ito, lahat talaga amoy. Hinamoy. Mabaw, hindi nilalagay ito pa ba? Okay? Sukat na yun doon, pero dito sa binigay sa akin, mukhang sobrang energy buy. Hindi ko na yung ubusin. Pero sa inyo, sakto yan dito. Ito yan kasi bote niya, sakto eh. Okay? Ang bote din nagbigay yan, 30. Ito yung talaga sila. Kapag nasobra kasi sa pabang yun, pwede lumabnaw kasi ito. Nasobra. Ang tamang sukat. Ito kasi, good po, pandemo ko lang, na-idea lang ako. Kasi hindi tama yung sukat siya. Kasi matalas yung mata ko yun sa mga sukat-sukat. Ano yung lemon, di ba? Kasi yan, pinag-aralan din ang chemist yan, wala marami-dami yung pabako. At kapag binalawan yung plato, wala nang yun. Habang nag-ugas ka lang, enjoy ka pa lang. Diba? 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 May tanong ko ako, yung mga chemicals na yan, exigence na yan, hindi po yan mag-active dun sa pinggan kahit na pagbawa. Sabi ko nga, FDA license na kapatid sa pre-normal. Matilat na. Matilat na. Matilat na. So, wala ka magiging effect sa health. Okay, next is antibacterial. Okay, itong kagandaan nito, itong antibacterial, sukat na yan, bubuhos na lahat. Ang kagandaan, pag ikaw gumagawa ng sarili mong produkto, nakakatiyak ka na with antibacterial. Unlike nung dati bubili ka kung saan-saan, hindi mo alam kung with antibacterial talaga. Pwede nga sabihin, okay, meron, pero wala mo pala. Di ba? Ayun po na kaiba. Ang problema sa sarili mong loob. So, sukat na yun, buhos lahat, pero dito maliit na version lang kasi ito, papatakang mo ng konti, okay? Mas
speaking of finished product, wala man, kung si yung dinidire mo, pwede mong bilhin, ma'am. Kasi ma'am, hindi mo lang binura nito, ma'am. At nang dinidire mo lang dito, ma'am, kung ano mapili nyo. Kaya yun, kaya kasi nyo rin. Pero kung sino yung mauna na, yun na. Ito, tuloy ito, 40 plus yung ata ito. Superior mo na yan, 60 plus. Sir, halimbawa, halimbawa po, gagawa ka ng pang-sarili. Kagaya na, kung nakasukat na yung pang-ano. Dapat ma'am. Oo. Halimbawa, gusto mong magdagdagan ng kaunti, pwede naman. Magamit ka tapangan mo yung antibak. Sana mo sa ibang aspeto, like for example, scent. Hindi, yung antibak. Antibak, konti yung pa, may pero pang ano yung allowance mo. Ayun, next is preservative, no? Ganun mo natin, preservative, may napaka-extend ng lifespan, no? Kasi ito, dapat yung credit preservative, 1 year. Okay? Sa ibang product, yung public shelter, 2 years yun. Sukat na rin yun, bumuhos nila lahat. Balik na, balik na version na. Never tell me na, dahil na, ando, ganun dapat. Next, ito yung bubble enhancer or CD-amide. Ito yung tiyatawag na foam booster. Para ilabas niya para yung bula nito, no? Kasi yung mga cleansing materials nga may papagula na. Pero para mas ma-boost pa yan, pag lalo na kung ginagamit na natin, kailangan ng foam booster. Ito yan. Well, katulad dito mga, coconut. Ah, ano ito? Hindi yung coconut. Ito para mantika. So, todo na yan. At yan sa malaking version. So, pinakauli, yung salt na tinunaw na natin sa tubig. Ang paglalagay nito, atiin mo sa tatlong parte, hindi isang buhos lang. Okay? At ito, pag-inan natin, malabno pa, upang tubig pa. So, tatlong lagay natin, okay? So, tansya-tansya na lang yun. At yung na-dissolve sa water na salt, yun lang muna ilalagay natin. Pag malapot na siya, kahit hindi na ilagay yung hindi na-dissolve, tapo na yun. Okay? Pero kung napansin mo, malabnaw pa para sa'yo, pwede rin ilagay yung solid na salt. No? Kung sarasaling hindi pa malapot. Pero pag malapot na, huwag kang ipilitin pa. Okay? So, ganito, hindi na natin. Unang lagay. Malabot na. Mapapansin mo yan, malapot na. Mas nilagay ko lang, huwag lang sa agad. Pangalawang lagay ko, sasayaw, uwi, ikot na yung lagayan. Ano ito, hindi pa yung ikot na lagayan, di ba?